Nag-deploy na ng mahigit 400 mga pulis sa sityo gitna kay Biga sa Caloocan City. Ito ay upang matiyak ang kaayusan at seguridad para sa isasagawang demolisyon sa lugar. Nagpabalik si Noel Talakay sa detalye live. Rise and shine, Noel. Rise and shine, Pilipinas. Audrey, kagabi pa nga naka-deploy dito yung mga pulis ng Northern Police District dito sa sityo gitna Kaibiga, Caloocan City para sa gagawing demolisyon sa mga bahay dito ngayong umaga. Pasado alas 5 ng madaling araw kanina, nagsidating ang karagdagan na mga pulis at force multipliers dito sa Mindanao Avenue Extension sa sityo gitna Kaibiga, Caloocan City. Dahil dito or ito ay sa gagawing demolisyon sa mga bahay dito ngayong umaga. Ayon kay Police Colonel Ruben Lacuesta, Caloocan Police Chief, nasa 227 families ang nandito pa ngayon sa lugar. Pero sinasabi naman ni Alan, isa sa mga residente na nasa 300 pang pamilya ang nananatili sa lugar. Ayon kay La Cuesta, nasa mahigit 400 na mga pulis ng NPD ang nakadeploy dito. Aniya, ang main goal nila ngayon dito ay magkaroon lang ng peace and order sa demolisyon na gagawin ng DPWH, ang ahensya na magpapatupad ng demolisyon. Ang DPWH kasi ang may hawak sa gagawin dito na road project. Ang kalsada na ito ay magdudugtong sa Mindanao Avenue Extension papunta ng General Luis sa Caloocan at magiging daanan patungo sa Valenzuela at Quezon City. Ayon naman kay Alan, hindi sila tutol sa pagpapagawa ng kalsada. Ang nais lang anya nila na huwag naman isama ang mga bahay na hindi tatamaan ng kalsada at bigyan sila ng maayos na matitirahan. Narito ang kanyang pahayag. Hindi kami umalat dyan dahil yung binigay po nila na relocation is ano po, yung maliit lang at saka apat na limang palapag pa. Eh, delikado po sa mga matatanda yun. Mahirapan po sila mag-akit baba. Tapos pag lumindol, siyempre trap yung mga matatanda. Hindi na makatakbo kasi mataas siya. Eh, ang iniiling lang ng ano namin, leader namin na sana, kahit yung palupa lang din, kubo-kubo lang muna ang ano namin, ang gagawin namin. Para at least safety yung buhay namin. So, yung bahay namin, hindi po tinamaan ng kalsada. Ngayon, gusto, village kasi nilang inaangkin. Tinatagingan nila yung mga bahay na, lahat ng mga bahay-bahay dyan para gusto paalisin lahat. Audrey, sinasabi ni La Cuesta, ni Colonel La Cuesta, na papatupad nila ang maximum tolerance sa pagpapaalis ng mga tao dito at gawin itong mapayapa at matiwasay. At sinasabi rin niya kanina na darating mamaya ang mga tauhan naman ng National Housing Authority para magbigay tulong ng pabahay para doon sa mag-volunteer na aalis sa sila o doon sa mga tao, pamilya na maapektuhan ng demolisyon. Yan lang munang update mula dito sa Caloocan. Balik si Audrey. Maraming salamat, Noel Tanakay.